Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan natin ngayon si Jimuel Pacquiao at Jerwin Ancajas. Unahin na natin ang balita tungkol kay Jimuel. Ayaw na ang papigil ni Jimuel na sundan ang yapak ng kanyang ama na si Senador Manny Pacquiao. Sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ng ilang mga boxing fans, ay determinado talaga ang panganay-nanak ng pambansang kamao na magpursige sa hilig nitong sports, walang iba nga kundi ang pagboxing. Matatandaan na matapos yung mapapayag ni Jimuel sa 8th Division Champion Manny Pacquiao sa kanyang planong pagpapalaot sa masalimuot na mundo ng boxing, ay agad nga itong nag-umpisa mag-insayo sa wildcard gym sa ilalim mismo ng pagsasanay ng coach rin ng kanyang ama na si Freddy Roach at assistant coach nito na si Marvin Sumodjo. Magkikita talaga ang pagpupursagi ni Jimuel sa pag-iinsayo dahil sa kagustuhan nito na mag-improve palalo sa larangan ng boxing at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Kung inaakala ng ilan na nagboxing lang si Jimuel para magpapansin lang sa media upang padagdag pogi points lang para paglawayin at pagsisihin ang kanyang mga ex-girlfriends, ay nagkakamali po tayo. Dahil bukod sa lumaban na si Jimuel ng ilang amateur fights, ay nito lamang mga nakarang araw ay bumisita na nga si Jimuel sa sikat na Reynoso Gym para bisitahin ang kasalukuyang ring magazine's rank number 1 pound for pound fighter in the world na si Saul Canelo Alvarez at ang coach nito at trainer of the year awardee na si Eddie Reynoso. Sa isang video nga ay makikitang matyagang binibigyan ng payo at tinuturuan ng mga basic techniques ni Coach Reynoso si Jimuel. Sa pangkuha ay makikitang pati si Canelo mismo ay tinuruan si Jimuel ng proper head movements, right punching position at ilang mga vital punch combination. Nabanggit din ni Canelo na isang great legend umano si Pacquiao at inamin din ito na niminsan ay hindi pa niya umano na meet ng personal ang pambansang kamao. Kaya naman nangako si Jimuel na kung pagbigyan ng pagkakataon ay plano niya umanong dalhin ang kanyang amang si Manny Pacquiao sa kanilang gym para magkakilala sila. Binigyan din ni Canelo si Jimuel ng isang gloves bilang isang souvenir. Nakakatuwa talaga na makita ang mga tol na ang isa sa pinakamagaling na trainer at ang nangunguna na pinakamagaling na boksingero sa kasalukuyan ay nagsanib pwersa para turuan ang anak ng greatest of all times at only 8th division champion na si Jimuel Pacquiao. So kung magsasanib nga ang dalawang pinakamagagaling na boxer sa buong kasaysayan ng boxing na si Manny Pacquiao at Canelo Alvarez at ang dalawa sa pinakamagaling na trainer at coach sa buong kasaysayan ng boxing na si Freddy Roach at Eddie Reynoso ay hindi malayong mangyari na makabuo ang Pilipinas ng isang magaling na boksingero sa katauhan ni Jimuel. Kung pagsasamahin ng abilidad at talino ni Pacquiao at Canelo sa iisang katawan ni Jimuel ay magre-resulta ito ng isang halimaw at all-around fighter na mahusay sa opensa at matinik sa depensa na siguradong katatakutan ng mga makakalaban. Dahil nga dito ay posibleng mahigitan pa ni Jimuel ang abilidad at achievements ng kanyang amang si Manny Pacquiao at ni Canelo Alvarez. Sa ibang balita naman tayo mga tol, isang mainit-init nga na balita ang sumurpresa kay Jerwin Ancajas at sa kanyang coach. Matapos yung i-anunsyo ng presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons na inaayos na umano ang pinaka-inaasam-asam na unification fight sa pagitan ng kasalukuyang IBF champion na si Jerwin Ancajas at WBO champion na si Kasuto Ioka ng Japan. Sa isang interview nga na isinagawa ng Business Mirror Philippines ay sinabi ni Gibbons na pinaplan siya na umano ang unification fight ni Ancajas at Kasuto Ioka na posibleng mangyari sa darating na buwan ng Disyembre. Ayon pa kay Gibbons ay hindi umano isyo kung sakaling ganapin ito sa Japan dahil wala umano itong problema sa kanila. Ang tanging hiling lamang umano nila ay sana'y ayusin ang quarantine restrictions sa bansang Japan. Paliwanag pa ni Gibbons na malabo talagang gawin ang Ancajas versus Ioka unification fight sa bansang Amerika dahil mahirap umano talagang makahanap ng promoters na gagastos para ipromote ang naturang laban. Kaya naman, para matuloy ang naturang dream fight ay kailangan nilang sundin ang bansa kung saan may mga promoters na handang maglabas ng malaking pera para ipromote ang unification match ni Ancajas at Ioka. Samantala, nilinaw din ng MP Promotion President na kung sakaling magkaaberya sa negosasyon nila sa kampo ni Nakasoto Ioka ay mapipilitan umano sila na bigyan na lang si Ancajas ng ibang laban. Ibig sabihin lamang po nito mga tol na kung hindi matuloy ang Ancajas versus Ioka unification fight ay isa na namang title defense ang magiging sunod na laban ng Pinoy champion sa Disyembre. Matatandaan pa na noon lamang buwan ng Agosto matapos ngang manalo ni Ioka via unanimous decision kontra sa Mexicanong si Rodriguez ay nagpahayag ito ng kagustuhan na makipag-unification fight sa mga kapwa niya kampyon sa junior bantamweight division.
Sa katunayan, si Iyoka ay parang isang aso na tinatahol-tahulan si Ancajas para palagan siya nito, at ito nga ay sa pamamagitan ng palaging pagbanggit ng pangalan ng ating pambato na si Jerwin Ancajas sa mga interview ng media sa bansang Japan. Parang asong ulol na nga itong si Kasuto Iyoka na naglalaway na dahil sa kagustuang sakmalin at dumugin ang ating kababayan na si Jerwin Pretty Boy Ancajas sa pamamagitan ng pag-agaw sa hawak nitong titulo. Palusot pa ng WBO champion na si Iyoka na matagal na talaga umano niyang pangarap na maging isang unified champion sa junior bantamweight. Pero hindi lang po talaga ito ang dahilan kung bakit si Ancajas ang gustong unang baklasin ni Iyoka. Dahil may isa pang maitim na motibo na laging umujok sa pambato ng Japan na kalabanin si Ancajas, walang iba nga kundi ang motibo ng paghihigante. Matatandaan nga na nauna nang winasak ng isang Pinoy ang mukha at pangarap ni Iyoka, at ito nga ay sa katauhan ng 4 division champion na si Doni Ahas Nietes. Kung inyong maaalala mga tol, buwan din ng Disyembre taong 2018 na maglaban si Nietes at Iyoka sa bansang Macau para sa bakanting WBO Super Flyweight Belt. At dito nga ay nanalo si Nietes via split decision para makuha ang pang-apat na division na belt. Controversial nga ang laban na ito, marami sa mga boxing fans ang kumunot ang noo sa desisyon ng dalawang hurado matapos ngang ibigay sa ating kababayan ang panalo. Halos 75% kasi ng mga boxing fans ang naniniwala na si Iyoka talaga umano ang dapat na nanalo by unanimous decision. Pero may iba din na nagsabi na posibleng ibinagay umano kay Nietes ang panalo dahil siya ang aggressor sa laban at mas madami siyang power punches na tumama kaysa kay Iyoka. Kaya naman, ganun na lang ang paghahangad ni Iyoka na kalabanin ang kababayan ni Nietes na si Jerwin Pretty Boy Ancajas. Dahil matagal nang gustong ilabas nito ang kinikimkim na sama ng loob at galit dahil hindi niya matanggap ang controversial na panalo ni Nietes. Patunay lamang ito na hanggang ngayon ay tumatalab pa rin ang kamandag ng Ahas ng Pinas sa puso at guni-guni ni Kasuto Iyoka. Pero kung gaano katindi nga ang kauhawan ni Iyoka na makalaban ng Pinoy champion, ay dihamak naman na mas gutom na talaga si Ancajas na makapag-unification fight sa kapwa niya mga champion. Kumbaga mga tol, si Ancajas ay animoy isang leon na tatlong buwan nang hindi nakakain sa kanyang baluarte, kaya't gusto na talaga nitong manakop ng ibang teritoryo para makahanap naman ng medyo matatabang pagkain. Sa katunayan, kapansin-pansin talaga na palaging bukang bibig ni Ancajas at ng kanyang coach na gustong-gusto na talaga umano nila na mag-level up. Palagi nga nilang binabanggit ang pangalan ni na Juan Francisco Estrada at Roman Chocolatito Gonzalez sa mga interview nila. Maliban dyan, ayon sa coach ni Ancajas ay medyo hirap na din talaga si Ancajas na magbawas ng timbang. Ang ibig sabihin lang po ng team Ancajas ay sawa na silang lumaban sa mga mahihinang nila lang, at ang talagang nais nilang makatapat ay ang tunay na dekalibring kalaban na talagang magpapaangat ng husto sa ligasya ni Jerwin Ancajas. Malas lang talaga ni Iyoka na nagkamali siya ng hinamon. Dahil kung akala niya na isa lang pusa ang tinatahol-tahulan niya, ay baka magulat siya na isa palang leon na matagal nang nagmamanman sa kanya ang kanyang binangga. Kaya pag nagkaharap sila sa loob ng ring sa Disyembre, ay baka bigla siyang sakmalin at pagpira-pirasuhin ni Ancajas at gawing isang masarap na hapunan lang sa mismong teritoryo niya sa bansang Japan. Hindi lang yan mga tol, pag nagawa ngang lapain ni Ancajas si Iyoka, ay mas malapit nang matupad ang isa pang wish ni Ancajas na umakyat sa bantamweight division at makalaban ang unified champion at kababayan ni Iyoka na si Naoya the Monster Inoue. Sa laki nga ng improvement ni Pretty Boy ay hindi malayong masilat niya si Inoue sa kanilang paghaharap. Sa mga hindi po nakakaalam, si Jerwin Ancajas po ay isang all-around fighter dahil kahit anong klaseng kalaban ay kaya nitong sabayan at basagin. Dahil kaya niyang maging aggressive at makipag-toe-to-toe, at kaya din niyang maging defensive na tulad ni Mayweather. Ang hindi niya lang kaya ay ang tumakbo tulad ni Rigondao at sumuko sa laban tulad ni Billy Joe Saunders. Magaling din si Ancajas mga tol sa counter punching at maganda din ang footwork at head movements nito. At higit sa lahat, mas developed na ang knockout power ng Ancajas ngayon kumpara dati, particular na ang mga body shots tulad na lamang ng libre shot na kapag kumukonekta ay tila nakukuryente at napaparalisa ang katawan ng kalaban. Matalino din talagang fighter si Ancajas at napaka-unpredictable ng galawan niya. Bihira mo makita kay Ancajas na sunod-sunod na inuulit-ulit niya ang isang technique. Bawat sugod niya ay iba't ibang sandata ang kanyang ginagamit. Sa madaling salita mga tol, ay isa si Ancajas sa mga boxing hero
na mahirap basahin ang mga galawan at mahirap hulaan ang susunod na gagawin. Bukod dyan mga tol, ay tested na rin ang pangaat katawan ni Ancajas, kaya naman, kayang-kaya talaga nito na tumanggap ng malalakas na suntok galing kay Inoue. Marami lang kasi ang napagkakamalan si Ancajas na mahina at walang laban dahil binasilang nila ang kanilang paghusga sa huling laban ni Ancajas. Pero ang hindi alam ng iba na bago ang naturang laban ni Ancajas kay Rodriguez ay halos humigit kumulang 2 taon din siyang hindi nakalaban. Kaya naman, ang naturang laban ay parang pangtanggal lang ng kalawang ni Ancajas. Katulad din ni Senator Pacquiao at Mikey Garcia na mahigit 2 taon na hindi lumalaban, kaya talagang ibang kondisyon ng katawan at mas mababa ang level ng performance sa ring. Bukod dyan, isa pa sa dahilan kung bakit inakala ng mga tao na isang mahinang nilalang lang si Ancajas ay dahil ang personalidad niya ay tahimik at humble lang, hindi mo makikita na nagtrastok o nambabastos ng kalaban. Pero huwag tayong pakakasiguro dahil hindi natin alam na mas mahirap banggain ng mga tahimik na tao dahil kung bumanat yan, palihim. Kung inakala ng kalaban na ligtas na siya, hindi niya alam na iyon na pala ang pinakadelikadong araw niya. Tulad ng leon na dahan-dahan lumalakad papunta sa kanyang biktima ay baka magulat na lang ang lahat pag ginutay-gutay na ni Ancajas ang katawan at mukha ng monster ng Japan na si Inoue sa pamamagitan ng matutulis na suntok na kung bumaon ay malalim at mapanira tulad ng matatalim na pangil ng pinakamabangis na leon sa isang masukan na kagubatan.